guys, ano nga ba ang gagawin pag na-block ang ATM card? Mayroon tayong tatlong opsyon. Una guys ay tawagan mo yung customer service kung anong bangko yung ATM card mo. Tapos i-ready mo yung ID mo kung anong meron kang ID na pagkakinanlan dahil siguradong tatalungin ka. Tapos option number 2 yung kung malapit ka dun sa may bangko kung saan ka kung anong bangko yung ATM mo, eh pumunta ka at sabi mo dun sa mga tao dun sa counter na na-block nga at ipapa-unblock mo yung ATM card mo. Siyempre, huwag mong kakalimutan magdala ng government ID or company ID. Basta, valid ID. So, ang pangatlo ay antayin mo yung 24 hours. Pagkalipas ng 24 hours, yung block na ATM mo ay automatic na ma-unblock na siya. Eh, bakit nga ba napablock yung ATM card? Ang unang-unang dahilan dyan guys, kaya napablock yan, dahil ilang beses ka nang nag-attempt na ilagay yung ATM pin. Mali yung nilalagay mo, inulit-ulit mo pa. Kaya, sa pagkakaalam ko guys talaga, tatlong beses, itigil mo na. Huwag mo nang ipilit yan. Dahil mabablock yung ATM mo. Kung gusto mo, para hindi ka magkamali sa pin number na nilalagay mo, mas magandang memoryado mo yung number na ilalagay mong pin. Bawa, pero huwag kayong maglalagay ng easy na pin ha. Yung tulad ng kapanganakan, easy yun, huwag yun. Maglalagay kayo ng pin na hindi nyo makakalimutan. Itanim nyo sa utak nyo, memorize nyo. So, ayun guys ha, alam mo na, kaya mag-subscribe ka na.